So today, I'm going to do my nails. Arte. Yan. Kita nyo naman medyo sira na siya. At ang haba na din ng kuko ko, aking ilalagay ay itong color na to. Demure. 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 Demure ang kanyang shade. So, ito na yung kinalabasan ng aking kuko. Ayan. Finally, nahanap ko na rin yung perfect shade ng white para sa akin. Kasi gantong pagka-white lang yung gusto ko. Yung hindi siya super duper white. Para siyang cream. Yung texture niya parang milky. Nung una, akala ko wala akong na-apply. Pero, yun nga, sobrang daming coating. Siguro mga limang coating yung ginawa ko para ma-achieve ko itong ganito. Tapos medyo matagal siya matuyo. Until now, hindi pa siya tuyo. Siguro nakaka 1 hour na ako. Medyo nasisira-sira na siya. Sana umabot pa ito bukas. Anyway, I like it so much. Ayan, sa liwanag. OMG, baka naman. OMG, baka naman. Baka naman, OMG. Share ko lang sa inyo yung napanaginipan ko kagabi. Na naginip ako, nagpagupit daw ako ng buhok hanggang dito. Tapos pinagsisihan ko daw. Though nagawa ko naman na siya before, meron akong parang tradition sa sarili ko na every year magpapagupit ako ng maikling buhok. Pero last year, hindi ko siya ginawa kasi nga gusto ko na magpahaba ulit ng buhok. Namimiss ko na yung mahabang buhok. At ngayon medyo mahaba naman na yung buhok ko. So let me know kung ano mas gusto niyo. Kung gusto niyo na ba ako magpagupit or mas magpahaba pa. Kasi hindi pa naman siya super haba eh. Hanggang dito pa lang siya. Medyo dry na nga siya eh. Tignan ko kung anong mas gusto nyo. Maikli or mahaba. Ang daming langaw! So medyo fail tong nagawa naming cake dahil hindi eksakto yung measurement na ginamit namin. Yung 1 cup namin is literally yung mug ng baso, 1 cup. Kasi si mama hindi siya maano sa baking, kaya wala kaming masyadong mga baking equipments, ganun. Tapos yung lola ko may binigay sa amin na parang ready to mix na siya ng cake, ganun. Natapon na kasi ni mama, hindi ko na videohan. Tinry namin kahapon, tapos finish. Hop. So I'm fresh from the shower and I'm wearing my favorite shirt. Anyway, I'm happy na nakapaglinis ako, nagawa ko yung mga kailangan kong gawin, yung nasa to-do list ko. Ngayon I'm thinking kung kakain ako, kasi iniisip ko din kung may pagkain. O matutulog. Pero feeling ko hindi ako matutulog kasi medyo nagising na yung diwa ko after kong maligo. So it's currently 11:50 at nandito na ulit ako sa kwarto. Kung napapansin nyo, namamagay yung mata ko. Kasi katatapos lang namin manood ng Peninsula. Actually, 3 movies yung pinanood namin ngayon ni Mama at lahat sobrang ganda. Una yung Fast and Furious Hobbs and Shaw. Second yung The Upside based sa true story, tapos last yung Peninsula. So lahat to sa Netflix, meron sa Netflix. Una ayokong panoorin yung Peninsula kasi nga zombies, tapos gabi na eh natatakot ako ganun. Hindi talaga ako nanonood ng mga horror movies. Yung mga zombie medyo kaya naman, basta yun nga sa umaga or tapos maraming kasama ganun. So una hindi ako nanonood. Katabi ko lang si Mama habang nanonood siya, tapos maganda yung story. Siguro sa iba hindi nila nagustuhan. Pero para sa akin, sobrang nagandahan ako. Mabilis akong ma-attach. Mabilis akong
masaktan sa movie, lalo na pag may mga nagsasacrifice ganun. Kaya naiyak pa din ako hanggang ngayon. Hindi na ako masyado mag-spoil kasi baka hindi mo pa napapanood. So, I definitely recommend those three movies. Grabe, sobrang ganda. I just want to share these eyeglasses that I'm wearing right now. So this is from Peculiar Eyewear and it is a local brand. So ang bongga, diba? So it has a UV protection. So very swakto sa trabaho ko since maghapon akong nakatutok sa laptop. Sobrang sulit ng binayad ko kasi very affordable din naman yung mga eyeglasses nila. Very lightweight. As in, parang wala akong suot na salamin. Marami silang styles. Marami silang magagandang styles na magugustuhan nyo na babagay sa face nyo. So it comes with this hard case, their premium case. Inside is the wiper and they will also give you a felt case. So dito ko muna nilagay yung iba pang mga inclusion, mga freebies. So ito yung loob niya. And this is my favorite part, their authenticity card with a torch. So tinest ko yung eyewear ko na walang UV protection and yung eyewear ko from Peculiar. As you can see, hindi tumatagos yung blue light, meaning protected talaga yung eyes mo. So this was their first packaging na hindi ko na nga naabutan dahil in-upgrade na nila ako sa premium case and I like it so much because it's very Pinoy. I got this for $985. So nakalimutan ko na lalagay ko na lang sa description box yung link nitong salamin ko. Kung gusto nyo rin ng ganitong style, this is Troy. At ilalagay ko sa description box yung website, Instagram, and Facebook page nila. Kaya kung naghahanap ka ng eyewear na very affordable at may UV protection, Peculiar Eyewear is the best for you. So let's support local. Tapos ko lang mag half bath at as you can see meron akong unwanted pimple. Actually nagbe-breakout ako ngayon. Meron din dito pero hindi siya halata. Pero ito, yan, lalo na to, yan, 'di ba? Bida-bida. Anyway, usually yung ginagawa ko, hindi ko alam kung effective siya pero parang effective siya. Kapag may mga ganito na akong kalaking pimple, nilalagyan ko siya ng lipstick na red. Ay, hindi pala ito. Nilalagyan ko siya ng lipstick na red. Ito. Ayan. As in, super red siya sa personal. Pero sa camera, parang light red. Ayan. Ganito yung kulay niya. Super red. Nilalagay ko siya dito sa pimple ko. May nabasa ako na parang... Nabasa ba na panood? Parang pag nilagyan mo doon ng red lipstick yung pimple mo. Hala. Ang laki yun na pa heart. Nagda-dry siya kinabukasan. So, tinry ko siya and then parang nag-work naman sa akin. Nagda-dry nga talaga siya. Pero hindi naman agad-agad nawawala. Pero, hindi na siya nagtatagal. Let me know kung tinry nyo na rin to sa mga pimples nyo.